Ginit naman ng Chinese Ambassador to the Philippines na kailangan pa rin panatilihin ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China kahit magkaiba ang kanilang posisyon sa West Philippine Sea. Si Su Jin Kim sa detalye. Kasabay ng pagdiriwang ng 67th founding anniversary ng People's Liberation Army of China, sinabi ng Chinese Ambassador to the Philippines na kailangang panatilihin ang pagkakaibigan ng Pilipinas at China, kahit magkaiba ang posisyon ng mga ito pagdating sa West Philippine Sea. Sabi niya, hindi dapat ito makaapekto sa ating bilateral relations, lalo't mahaba na ang kasaysayan ng ugnayan ng dalawang bansa. Una nang nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na nakikiisa lang ang Pilipinas sa isang selebrasyon na ipinagdiriwang sa panig ng China. Hindi natin pinagdidiwang, nakikiisa tayo sa kapitbahay natin kaugnay sa isang okasyon na pinagdiriwang nila. Hindi natin. Pangalawa, hindi dapat binubuo ng hindi natin pagkakasundo ang relasyon natin. Hindi yun ang dapat mag-define sa relasyon natin. Dapat mag-define sa relasyon natin yung pinagkakasunduan at pwede nating pagkasunduan at pagtulungan. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiisa ang China sa mga naging biktima ng Super Typhoon Karina. I'd like to renew our sympathy to the Filipino people who have been affected by the typhoon Karina. Sa usapin naman ng nuclear weapons, ipinaliwanag ng China na wala silang balak na gamitin ito sa kahit anumang pagkakataon. China has always been a staunch force for maintaining world peace. China has always been a builder and defender of world peace. Su Jin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.